Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary. Tayo po ngayon ay nasa 24th na linggo sa karaniwang panahon. Pamumunuan po ng ating banal na pagdiriwang na Reverendo Padre Benigno Beltran SVD, Associate Priest ng Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Sa pag ng Panginoon, buong bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan. Handog ng Diyos sa kanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ng anisagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Sa pag ng Panginoon, ngayon nagkikipon upang pagsaluhan ang kaligtasan. Handog ng Diyos sa tanan, upang pagsaluhan ang kaligtasan. Handog ng Diyos sa magandang umaga po sa inyong lahat, magandang gabi, magandang hapon, kung saan man kayong lupalop ng ating planeta. Nakibahagi ngayon sa ating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya na sisimulan natin sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Biyaya na ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumain niyang lahat. At sumayo rin. 24th na linggo ng karaniwang panahon po ang ating pinagdiriwang ngayon. Kahapon, record 26,303 new cases. Yan lang po yung nabibilang. Aabot pa raw yan ng 30,000 bago matapos ang September. Yun ang konteksto ng ating pagdiriwang ngayon. At ang misa ng alas 8, paglinggo, dito sa dambana ng banal na diwa, pinapatungkol ng mga SBD, ng mga Divine Word Missionaries, sa lahat ng ALS at ang kanilang mga guro. Pagdasal natin sila, especially ngayon, dahil noong 2018, 800,000 ang nag-enroll sa DepEd ALS. Simula ang COVID, 400,000. 2 days ago, ang report ng DepEd ALS, 186,000 na lang mahigit, pasukan na sa Lunes. Panalangin natin ang mga batang hindi nakatapos ng pag-aaral. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan bago natin ipagdiriwang, pagpatuloy ang pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Pinadala ka ng Ama dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Namatay ka sa krus at tinuhog ng sibat ang iyong puso upang ipahayag ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaluhog sa lupa ay kapayapaan.
Dharma, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Sari ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulugluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Langin tayo. Manaming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha, tagapamahala ng lahat ng umiira. Tumahayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong Ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila, di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mangangas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kaniyang bintang. Ang poon mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibik. Ako'y kaniyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Thank you.
Noong ako'y mauhulog sa binggit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Sa ganoong kalagayan, Panginoo'y tinawag ko, at ako ay nagsumamo na iligtas niya ako. Mabuti ang Panginoon, siya ay mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapaghinuhod. Panginoo'y magtatanod sa wala nang sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Ako'y kanyang inligtas sa kuko ng kamatayan, tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan, doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipapakita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nung panahon ngayon, si Jesus, kasama ang kanyang mga alagad, ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Pilipo. Samantalang sila ay naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng ilan, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako," mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad, pinagwikaan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyo." Ito, mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sino raw ako ayon sa mga tao? Who do you say that I am? Ito yung mga tao nung panahon ni Jesus, panahon ni na San Pedro, saka ng mga apostol. Kung ngayon kaya, bababa si Jesus, tatanungin tayo, sino raw ako ayon sa mga Pilipino? Ginawa ko yan. Tinanong ko yung mga Pilipino, sino si Kristo para sa inyo? 1,000 ang na-interview. 3.5 plus or minus margin of error. May tau coefficient of correlation, may Pearson's coefficient of correlation. 80 na pinadaan sa IBM 370. Ganito po kakapal yung... Kasi noon yan yung may mga butas-butas pa eh. Para masagot ko lang, na scientific, na systematic. Pasalamat ako sa SBD, binigyan ako ng $10,000 para gagawin yung survey. Para masagot ko, nang hindi basta-basta lang, mga survey ngayon na kalukuhan eh. Hindi man lang nakapag-aral ng statistics. Hindi representative, panluloko lang. So, 1,000 ang na-interview. Pagkatapos, pinopularize ko, sinulat ko, sana mapalabas sa screen, "The Christology of the Inarticulate, an inquiry into the Filipino understanding of Jesus the Christ." Inquiry. Book of the Year yan, noong 1988. Required reading yan sa tatlong seminaryo at dalawang university sa Amerika. Hindi ko pinagyayabang. Okay, pagyayabang na nga. Pero ang ibig ko talagang sasabihin na hindi alam. Hindi nababasa ng mga seminarista sa seminaryo. Kaya nais kong ipaliwanag ngayon. Tinitignan ko na yung mabuti may malaking clock doon sa ano eh, para hindi maging lecture ito ng Christology dahil 30 taon ko po iyang itinuro sa Tagaytay. Daan-daang mga seminarista. Sino si Kristo para sa mga Pilipino? Bago natin pag-usapan yan, yung ano ang pananampalataya ng mga Pilipino tungkol kay Kristo. Tignan muna natin ang pananampalataya.
gamitan muna natin ng sociology of religion, psychology of religion. At sila, binabalangkas nila, may limang antas ang pananampalataya. Maski anong pananampalataya, kay Kristo, kay Muhammad, kay Krishna, maski ano pang, basta, ang pananampalataya ay may limang antas. Ang una po nito, tinatawag niyang ideological dimension. Ito yung higpit ng kapit mo sa iyong pananampalataya. Gaya ni San Lorenzo Ruiz, ang higpit ng kapit sa kaniyang pananampalataya kay Kristo, kahit ibinitin na patiwarik, naging martir, hindi niya iniwanan. Ang tindi ng kaniyang ideological dimension ng kaniyang pananampalataya. Ang pangalawa naman ay ang experiential dimension. Sa ideological, yung mga Katoliko sarado, yan sila. At kadalasan, yung mga Katoliko sarado, malakas din sa experiential. Noon, sa Smoky Mountain, Parish of the Risen Christ kami. Kaya Easter ang aming kapistahan. Yung ati-atihan drums, ang dami niyan. Tapos, salubong. Nakikita ako, nawawala sa sarili yung mga tao na nagsasayaw doon. Sinasayaw nila ang bigat-bigat ng andas. Sinasayaw nila yan. Experiential yan. Tinanong ko yung isang scavenger ito, halos hindi marunong bumasa at sumula. Anong nararamdaman mo pag sinasayaw na ninyo yung andas ng Panginoong muling nabuhay? Sabi niya, hindi ko magalimutan. Yung kaniyang kamalayan daw, yung lumalawak, saklaw daw niya yung buong sansinukop. Merong galing sa isang scavenger, karanasan niya yan, experiential yan. Yung mga seminarista, 10 taon sa ano yan, baka hindi pa nakaka-experience ng gano'n. So, pangalawang antas ng pananampalataya, experience yan. Ang pangatlong antas ay yung practice. Dito, medyo mahina na ang mga Pilipino rito. Yung sabi sa second reading, pananampalataya mo, walang mabuting gawa, baliwalaya, patayan. Sabi ni Santiago, kalawang kabanata. Faith without good works is dead. So kahit ang galing mo, sa ideological, sa experiential, patay ka naman sa practical. Hindi ka tatanggapin ni Kristo. Ang pang-apat, ito na tayo papasok. Ito na yung theology. Ang pang-apat na dimension is the knowledge dimension. How you understand doctrines. Yun ang isa-summarize ko ngayon. Tapos ang pang-lima, yung ethics, yung consequences. Kasi we believe that Christ is the Savior. Lord and Savior. There's no other name under heaven by which we might be saved. Pananampalataya ng mga Kristiyano. Pero may consequence yan. Pag tinawag mo siyang Panginoon at tagapagligtas, mamahalin mo yung kapwa mo, mamahalin mo yung Diyos na higit sa lahat. Yan ang inuugatan. So balik tayo sa understanding. Okay? 70.59% of Filipino Catholics in the city of Manila believe that Christ was with the Father and the Son when the world was created. Hindi ang tindi. Pero hindi pumasa, 70.59 lang eh. Mayroon pa rin 29.29% na nagsasabi na hindi. Kasi marami ang tingin nila nilikha si Jesus. Nilika muna ng Diyos ang mundo, tapos nilika niya si Jesus. Second century heresy yan. Yung pangalang Jesus, 36.4, tagapagligtas, 23.6, Panginoon, 22%, makapangyarihan, 17.1%, Diyos. Kristo, ito yung nasa Ebanghelyo ngayon. Siya ang Mesiyas, 18.4%. Siya ang hari, 28%. Tagapagligtas, yung 44%.
Pinahiran ng lana, anointed, yun talaga ang literal meaning, 7.6%. Panginoon, anong papasok sa isip mo? Tanong doon sa mga libong in-interview. 3.5 plus or minus margin of error. Anong pumapasok sa isip mo pag narinig mo ang salitang Panginoon? 59.15% yung Diyos Ama. 20.8% yung Diyos Anak. 13.2% si Maria. 5.1% yung Banal na Espiritu. Anak ng Diyos, dito. Halos perfect ang mga Pilipino dito. Si Jesus, Anak ng Diyos, 98.81%. Tanong mo ngayon, anong ibig sabihin na siya Anak ng Diyos? 55.2% kaisa siya sa pagka-Diyos ng Ama. Yan yung doktrina. Mababa siya sa Ama dahil anak lang siya. Filipino culture yan, 21.2%. Ngayon, dito tayo. Dambana ng banal na diwa. Pero ang official, salita. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay nasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Yan yung mababasa mo. Sinabi ko sa aking dissertation, eh, hindi tama yan. Mas angkop ang diwa. Pero, ang mga tao, si Jesus, salita ng Diyos, 24.9%. Si Jesus, diwa ng Diyos, 16.6%. At least may 16.6% naman. Larawan, 40.6%. He is the image of the invisible God. Nasa letters ni St. Paul yan. Merong naniniwala na si Jesus, maliligtas tayo kahit siya tao lang. Alam, ito yung madaling mag-iglesia ni Kristo, 64.31%. The Father is more powerful than Christ, 55.53% said yes. The Christ is only similar to the Father, 47.89%. Christ is only adopted by the Father, 15.28%. At ang pinakamatindi na result ng survey ay papiliin mo sila. Ang Diyos Anak ay blank ng Diyos Ama. Nilikha, nilalang, ginawa, inianak. 70.15% pag isahin mo yung nilikha, ginawa, nilalang. Ang dami. Inianak is the official translation ng bigate. 8.9% lang ng mga Katoliko sa City of Manila ang nakakaalam sa tunay na turo ng simbahan. So, yan po yung summary. Noong tinanong ko, ang libu-libong Katolikong Pilipino, age 15 to 75, City of Manila. Dinaan yung mga coefficient of correlation. Ganito ang nangyayari. Yung edad is not a factor in the knowledge about Christ of Filipino Catholics. Ang ibig sabihin, 15 years old, 75 years old, pareho lang pananampalataya nila. There is no growth in the understanding. Yung gender, babae man, lalaki, inconsequential, does not make any significant difference. Age, gender, economic status, mahirap man, mayaman, ganun ang pareho ang pagtingin nila sa kay Kristo. May tama, maraming mali. Yung mga heresy early on, binubuhay natin ulit ngayon. Yung pinag-aralan, wala din kinalaman. Kahit nag-doctorate, kahit nag-college, pareho lang ang pananampalataya niya doon sa grade 3 lang inabot sa tundo. Who do you say Christ is? Pinapatanong din sa atin ngayon yan. Mga haraming mga humili, nagsasabi, ito ang kanilang pinupunterya. At kayo? Kayo naman? Ano ang sabi ninyo? Sino ako? Sabi ni Pedro, kayo ang Kristo. Pero pinagalitan siya. Bakit?
Kasi iba ang kapagtingin niya sa kay Kristo, parang general na dadating, lilipulin lahat yung mga Romano na sumasakop sa mga taga-Israel noong panahon ni Jesus, eh pinagalitan siya. Lumayo ka, Satanas, ang iniisip mo hindi sa Diyos kundi sa tao. Sapagkat sa unang pagbasa, ang tagapagligtas ay Ebed Yahweh sa Hebrew. Ang ibig sabihin niyan, the suffering servant of Yahweh. Di ang tindi. Hindi general, hindi emperador, hindi hari. Suffering servant of Yahweh. By His wounds, we have been healed. O may mga Kristiyano, ang para sa kanila si Kristo, gospel of prosperity. Tanggapin mo siya na tagapagligtas, yayaman ka. Nawala na yung cross. Yung iba naman, puro cross na lang, wala na yung evangelization ng lipunan. Ora et labora dapat yan. So, hindi ko napakahabain pa dahil mahaba na. Pero, very interesting. Ang implications kasi ang importante. Kung kaunti lang na Pilipino ang naniniwala sa inianak, failure ang simbahan na ikintal sa makakapal na kukote ng mga Pilipinong Katoliko yung kaniyang tunay na turo. Inianak, hindi inilikha. Eh kasi, nagmamadali rin tayo, ang ating pananampalataya, hindi yung Nicene Creed, yung short form. Sa longer form, andon, kaisa sa pagka-Diyos ng Ama, homoousios consubstantia. Inianak, hindi inilikha. Nilikha pa rin ang sabi ng mga Pilipino Katolik. So kayo, mga magulang, ituro ninyo yung tama. Problema lang, kung hindi rin ninyo alam ang tama, ay magpapatuloy yung mga kamalian na sino ba si Kristo para sa inyo. So yun ang ating panalangin sa misang ito. Kasi, convergent yung five dimensions of religion eh. Mali ka doon sa isa, sa doctrine, mali ka na doon sa practice. Napakahabang talakayin yan, kayo na ang magnilay-nilay. May kinalaman yan. Bakit ang daming nagda-drop out? Million-million. Na kaunti lang pumupunta sa ALS. May kinalaman yan. Bakit may mga tao na hindi nagmamask, hindi naghuhugas ng kamay dahil eh pinaliguan na raw sila sa dugo ni Kristo. Sa awa ng Diyos, na mayapa na. Daming namamatay sa Amerika dahil hindi naniniwala. Sa atin meron din 26,303 pagkatapos ng isa at kalahating taon na lockdown. Ganun pa rin tayo, hindi natin sinasabuhay yung implications ng ating sagot kung sino si Kristo para sa atin. Pagdasal natin yan sa misang ito. Magsitayo tayong lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria ang Berin, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may tatlong araw inabuhay na mubli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa katpatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng namuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng sambayana. Mga kapatid, lumapit tayo sa ating mapagpalang Ama. Naturuan tayong maunawaan kung sino talaga si Kristo at ano ang ibubunga dapat nito sa ating buhay upang lubusan nating matanggap at makilala ang kanyang anak na si Jesus, ang anak ng Diyos. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian, at mga nag-aalay ng kanilang buhay para sa Diyos,
patuloy nawa nilang ipahayag si Jesus bilang Mesiyas sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang pangakong maglingkod sa bayan ng totoo at tapat. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga magulang, mga guro, at mga katekista, patuloy nawa nilang mahalin ang kanilang misyon bilang mga gabay sa kabataan at tagapagtotoo sa Ebanghelyo ni Kristo na makabagong panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagdurusa hatid ng pandemya, maging matatag nawa tayo sa ating pananampalataya at makahanap ng pag-asa sa mga taong patuloy na nagmamalasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makarating nawa sila sa langit, kung saan matatagpuan ang liwanag at kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal naming Ama, patuloy ka nawang maghari sa aming puso at diwa upang sa pamamagitan ng aming pamumuhay, madama ka namin sa pamamagitan ng isa't isa, lalong-lalo na sa mga kapatid naming nangangailangan. Nang sa gayon, makilalang lubos ng mundo kung sino si Jesucristo, ang anak mo, aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Hiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan, malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo, ang Mesiyas, sa isa't isa. Yeah.
Ito ang katawan at dugo na ating Panginoong Jesucristo, ang banal na diwa na kaisa sa pagka-Diyos ng Ama, inianak, hindi inilikha, tagapagligtas ng mundo. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa'y ipagsanggal lang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na paraang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mo hayaan ako'y mawala sa iyo. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. O maraming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamamayani sa aming kalooban. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at pagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ng iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpahirap sa marami at kumitil ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami sa inyong mapaghilom na kamay mula sa takot ng kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at pagtatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang natasan na tumaklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang aming mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan ng kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mga mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat, pukawin sa aming mga pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghiharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo, patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Saints Arnold Johnson and Joseph Renademitz, ipanalangin ninyo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang bendisyon ng Panginoong Diyos. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong sambayan ng Kristiyano sa lahat ng ura. Pagkalooban mo kami ng bagong buhay upang maging tapat kami sa pagsunod sa iyong kalooban sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, humayo kayong taglay ang Panginoon, ang pag-ibig upang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Awit-awit ang Ave Maria at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaan at kakaisa. Ang Rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Kustos ka ng Diwang Banal, tingin ang aming payak na dasal. Iatin mo kami sa langit ng Amang mapagmahal. O Inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria. Sa anak mong si Jesus, puso namin ay ihahandog. Ang Rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Puspos ka ng Diwa
kaya't nadasal. Iyatin mo kami sa lagi ng Amang napamahal. May the Holy Triune God live in our hearts. Pareho tayong burong-buro na sa